Okay, hello hello Kaalpha Adventure. Ito, balik video production tayo para dun sa mga nagpa-follow up kung kamusta na raw. Ano na raw nangyari dahil mag-iisang buwan na akong hindi nag-upload ng panibagong videos. So, nagpahinga ako. Well, actually, di naman nagpahinga dahil busy pa rin naman sa mga orders, sa ibang mga negosyo. But, ito, yan ha. Babawi na ako sa mga araw na hindi ako nakapag-upload ng video. Okay, so ito yung unang tanong na sasagutin ko. Good PM sir, tanong ko lang, bakit may mga sisiw day old pa lang? Okay, tanong ko lang, bakit may mga sisiw day old pa lang malakas siya, pero pagdating ng 3 days, bumabagsak ang mga pakpak niya. Salamat. So yun ang situation niya. Malakas sa unang araw, after 3 days, bumabagsak ang pakpak, pahina ng pahina, nawawala ng ganang kumain, nawawala ng ganang uminom, and then eventually nangangayayat dahil di nga kumakain, hindi umiinom, and then mortality. So nung una kong unang mga taon na nag-aalaga ako ng mga manok, lalo ng Rhode Island Red, na-experience ko rin yan. Well, actually kahit hindi Rhode Island Red, na-experience ko rin yan sa mga Cornish, mga Buff Orpington, mga Cub 500, Black Australorp, Bart Limutrak, ano pa ba yung meron ako dito? Ayan, yung mga even sa native, nangyayari din ito, no? So my beginner mistakes, no? Ano yung possible cause nito bago natin pag-usapan yung treatment? Cause muna, dahil walang silbi yung magbabanggit ako ng treatment kung hindi naman natin na re-resolve yung pinag-uugatan or pinagsimulan cause ng sakit na yon. Dahil ayaw ko naman na habang buhay nilang tayo nang gagamot at hindi natin iniiwasan yung nagdulot ng sakit na yon o nung pagkamatay niyang yon. So una, maraming posibleng dahilan, ano? Hindi lang iisa ang posibleng dahilan nitong sitwasyon na kung saan malakas ang sisiw sa unang araw and then umihina siya sa ikatlong araw and so on as days go by. Ang unang nakikita kong dahilan dito is yung brooding, yung init dun sa brooding pen. Tatandaan natin na kung sinusunod pa rin natin yung traditional na paggamit ng incandescent bulb bilang pampainit doon sa kanilang brooding pen, i-take note nyo itong mga temperatura na kailangan nyong i-maintain. Sa unang linggo, hindi dapat bababa sa 33 degrees centigrade ang temperature. Sa ikalawang linggo, 30 degrees centigrade. Ikatlong linggo, 27. Ikaapat na linggo, 24. Anong napansin nyo? Tama, nagnamaminus 3 degrees centigrade lang ako sa bawat linggong natatapos. At nagtatanggal na ako ng incandescent bulb. Usually on the third week pa lang, by the end of the third week, kapag pantay na ang temperatura sa labas ng brooding pen, dun sa loob ng brooding pen. But yun ay noong mga panahon na gumagamit pa ako ng incandescent bulb. Ngayon kasi ang aking brooding technology ay iba na. Hindi na ako gumagamit ng incandescent bulb. LED na lang na warm light. 5 watts, 10 watts na lang. Ganyan na lang ginagamit ko. Tapos sa unang araw ng mga sisiw, well actually sa unang tatlong linggo, ang kanilang sapin ay 2 to 3 inches na rice hull, ipa. Tapos yung unang araw, ang sapin nila on top of the ipa ay yung dyaryo. Doon ko ilalagay ang pagkain, feeds, chick booster. After one day, tatanggalin ko ng dyaryo, sanay na silang kumain, alam na nila yung tsura ng pagkain. Doon ko na ilalagay ang linear feeder. And then, after 3 weeks, tatanggalin ko na yung rice hull. Yung kanilang plastic matting na lang ang kanilang flooring nun, para yung kanilang dumi ay diretso na rin sa baba sa silong ng kanilang elevated brooding pen. So ang aking pinakapampainit sa kanila ay yung oriental herbal nutrients. Ina-administer ko yon every 2 days, naglalaktaw lang ako ng isang araw pagitan yon. So ang pagbibigay ganito, halimbawa Monday sisimulan natin. Sa hapon, sa umaga, tubig. Tanghali, tubig. Sa hapon, 4 to 5 in the afternoon, doon na ako maglalagay ng OHN, Oriental Herbal Nutrient, sa kanilang drinking water. Gano'ng karami? 30 ml per 1 liter of water.
kung umattend ka na doon sa aking chicken farming seminar, itinuro ko doon kung gaano karaming tubig ang minimum na dapat mainom ng isang manok relatibo sa kanyang edad. Para hindi rin tayo nagsasayang ng tinitimplang tubig na may OHN. Dahil kapag marami ang natira, kinaumagahan, dapat itapon yun. Hindi mo pwedeng parusahan ng mga manok mo by saying, ubusin nyo yan, hindi ko papalitan hanggang din nyo nauubos. Panis na yun eh. Okay? So, yun ang pinakapampainit nila sa katawan. So, nagiging mas natural pa ang aking approach. Hindi ko masasabing organic, natural approach. Now, kung gusto nyo bumili ng OHN kay Alpha Agventure, nasa description ng video na to yung link. Or pumunta na lang kayo sa website namin, alphaadventure.com. Click nyo yung buy menu, vitamins. Click nyo yung option na yan and then makikita nyo OHN. Okay? So, ano pang posibleng dahilan? Pwedeng yung yung una ha, yung hindi tamang temperatura o hindi tamang pagbubrood. Baka nahihipan sila ng malamig na hangin. Okay, so dapat covered ang apat na corners ng ating kulungan. Okay? Covered dapat 'yon. So, now, covered ng ano? Pwedeng lona, pwedeng sako. Ako para nakakatipid, sako na lang yung pinagamitan ko ng pins. Make sure mayroong nakaangat siya sa lupa, ano? Baka naman saradong-sarado yon at ang mangyayari dyan ay masasuffocate sila ng high ammonia level. So, kailangan proper ventilation. Sarado yung apat na corners, apat na sides ng brooding pen. And then, sa taas niya ay open. And then, at least yung nakaangat yung lona sa baba from the ground, at least kalahati ng isang ruler. 6 inches at least, no? Ayan. So, another cause ng situation na dinescribe ng ating subscriber, another possible cause ay yung maupo na nga tayo. Okay, another teka, pero baka hindi tayo kita sa camera. Ayan. Another possible cause is yung vent pasting. Yun ay kapag hindi maganda ang digestive system or digestion ng ating mga chicks at yung protina ng kanilang kinakain ay hindi nila nadadigest at ang nagiging dulot nun ay sumasama lang sa kanilang poop, sa kanilang dumi. Isang sinyalis nun na ganun nga ang sitwasyon ay kapag malambot, malagkit, brownish ang kanilang dumi at naninigas yung kanilang dumi doon sa kanilang mismong puwitan. At ang masaklap nun, hindi makalabas yung next na dumi nila dahil nga barado yung kanilang puwit dun sa nanigas na dumi ng sisiw. So ayan, vent pasting yon. Ano remedyo ko dyan? So para umayos ang digestive system ng sisiw, ang tulong na ibinibigay ko ay yung OHN ko nga, no? So magmula nung gumagamit ako ng OHN, hindi na ako nagkaroon ng kaso ng vent pasting at nakakatipid ako dahil hindi na nga ako gumagamit ng incandescent bulb. Okay, ayan, nangangalay na. Alright. So ano pa yung possible cause nun? Posibleng cause pa nito na dinescribe na situation ay yung high ammonia level, no? Baka naman na covered nga lahat ng sides. Binibigyan mo nga ng OHN pero hindi ka naman nagpapalit ng rice hull for 3 consecutive weeks. Eh baka hindi na rice hull ang inaapakan nila. Baka dumi na ng manok. Sa sobrang dumi na, hindi ka na nagpapalit. So, kailangan biosecurity natin, cleanliness. Tingnan mo, kapag hindi na golden ang kulay ng rice hull, palitan. Siyempre, tatanggalin mo muna mga sisiw doon. Tatanggalin yung lumang rice hull. And then, mag-disinfect ka. Mag-dry cleaning ka. Ibilad mo yung mga brooding pen mo. Natural disinfectant ang sunlight. And then, mag-disinfect ka. Pwedeng Clorox. May nabibili naman na pang disinfect din sa poultry supply. Pero kung gusto mong makatipid, pwedeng Zonrox, pwedeng Clorox. 30 ml kada 1 liter of water. No? Sundin natin yung parts per million na yon, PPM. So, ayan. Ano pa? Maaring ika-apat na posibleng dahilan. Maaring hindi maganda ang biosecurity mo dun sa incubation facility mo. Baka hindi kayo nag-aalcohol ng kamay, hinahawakan, binubuksan nyo yung incubator. Baka hindi kayo nagde-disinfect ng mga itlog nung nilagay nyo sila sa chiller nung nag-iipon kayo. Kaya hindi pa man napipisa ang mga sisiw ay may nakaabang ng sakit tulad ng salmonella, coccidiosis. Ayan.
So kailangan nagde-disinfect tayo ng itlog bago ipunin, bago ilagay sa chiller or sa isang malamig na area at bago ipasok sa incubator. Dapat nag-alcohol din tayo ng kamay kapag binubuksan natin yung incubator. At dapat nalilinisan yung incubation room. Okay? Sa amin, mayroong isang dedicated na kwarto na ang saan ang laman ay incubator lang. At bago pumasok doon, dapat umaapak muna sa foot bath at yung kamay ina-alcoholan. So, ano pa ba posibleng dahilan? Baka hindi proper ang lugar ng inyong mga drinkers, no? Especially kapag gumagamit ka ng traditional heating system, incandescent bulb. Baka nakatapat ang tubig doon sa tapat mismo ng ilaw. Pagka mainit na, kapag above or higher than 26 degrees centigrade ang temperatura ng inuming tubig, hindi na ito kaaya-aya sa mga poultry animals. Kaya ilayo mo to dapat doon sa ilaw. Pero wag naman yung sobrang layo to the point na hindi na nakikita. Nonsense naman. O, pairalin natin ang common sense din. Okay? O kaya posibleng hindi rin siya nakakakain. Maaaring insufficient ang feeders mo. O kaya sufficient nga ang feeders, hindi naman sufficient yung mismong feeds. Same thing applies doon sa drinkers. Maaaring kulang ka sa drinkers or sapat nga ang drinkers mo pero kulang naman ang tubig na uubusan ng madalas. Okay, mag-crop check ka. Crop check, check mo yung butchi niya. Okay, kapag sobrang tigas, ibig sabihin nakakakain pero hindi nakakainom ng sapat. Pag sobrang lambot, nakakainom pero hindi siya nakakakain ng feeds ng sapat. So kailangan sakto lang. Hindi sobrang tigas, hindi rin sobrang lambot. Crop checking ang tawag doon. So yun na muna, no? Marami pa ang gusto sabihin pero pag-usapan na lang natin yan sa seminar ko. Sa online free-range chicken farming business seminar, no? Tinaasan ko yung intonation ko dun sa word na business dahil hindi lang pagpa-farming or pagpapalaki, pagpapataba ng manok ang ituturo ko sa inyo, kundi pati na rin yung business mismo sa pag-aalaga ng Rhode Island Red. Yung economics ng pag-aalaga ng manok at saka yung marketing side niya. So, kailan yan? Check nyo na lang dyan sa link sa description ng video na to para dun sa petsa at saka anong oras sa online ito at saka kung magkano ang babayaran. Alright? So, yun. Ayan ha, paunti-unti na ako nakakabawi dun sa mga araw na walang video. Sana may napulot kang panibagong science-based, experience-driven at saka technology-oriented na aral sa video natin ito. Kung gusto mong bumili ng Rhode Island Red, nasa description ng video na to ang link din. O pumunta ka na diretso doon sa website namin, alphaadventure.com. Click mo yung buy, click mo yung chickens, click mo ang Rhode Island Red. So yun lang, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure.